Okay, Pastor Bong, simulan natin. I-define muna natin pag sinabing ano ba ang pag-uugali at character ng isang difficult person, or sabi mo nga kanina before tayo magsimula ng programa, tawagin nating toxic person. Yes, oo. Now, alam nyo kaya kung sinasabing toxic, kasi yung difficult person, isa lang sa kanila yun eh. Parang ito yung mga nakakaubos ng energy sa buhay natin. Parang they drain us, no? Kaya sinabi ko, nahati yan sa apat na klase, no? Sabi nga nila, meron yung mga difficult people na ito yung mga mahirap pakisamahan. Yung parang, ano, parang feeling nila sila lagi yung tama, na sa totoo lang may tama naman sila. So ito yung mga irresponsible, mga immature, na lagi nila nakikita yung defect ng ibang tao, laging negative ang kanilang pananaw. Ibang klase, isang tao naman yung demanding people. Ito yung isa rin ito nakaka-toxic sa atin, di ba? Yung parang may sarili silang agenda palagi, very aggressive, yung parang talagang tutulak nila yung sarili nila at ang titigas ng ulo, lahat ang pakiramdam nila, parang they tend to demean people, na parang ano, yung parang yung kanilang way nila lagi ang masusunod. Ayan. Ang pangatlong tao naman, ito yung mga disappointing people. Ito yung mga taong ang tipong unfaithful, yan, mga disloyal. Ito yung mga taong they always break their promises, no? Sometimes they are not intentional about it, pero ano, nakaka-disappoint kasi hindi lang ginagawa yung sinasabi nila. Yung pang-apat na nakikita kong klase ng tao, yung destructive na tao, ito talaga yung galit sa iyo. They're deadly, they're dangerous, talagang wala silang ibang gagawin kundi saktan ka. Yan yung mga klase ng tao na naharap natin sa buhay, no? Siyempre maraming magaganda, mabubuting tao, pero yung mga gantong toxic, ito talaga, yan, mga hirap kasama, masyadong ano, parang demanding, disappointing, and very destructive. Yan. Mm-hmm. So, alin po ba dyan, mga kapatid? Anong klase ng toxic person meron kayo sa buhay? Ayan. So, ang gusto po natin ay, alam mo ako, lahat tayo, I'm sure, Pastor, no, meron po tayong experience sa mga toxic person. Unfortunately, may mga taong every day they're gonna have to deal with that. So, sabi ko nga kanina, kung magpapatalo tayo, ay kung magpapa-apekto tayo, tayong talo.